So at mga panalo, support this vlog, mag-install na tayo ng Cardinals for spring. Yan. Slipper clutch for spring, okay? So Cardinals, shout out sa Cardinals, okay? Cardinals Philippines. So nag-ready na tayo dito ng mga pamalit kasi pang 150 cc yung gagamitin natin dito na clutch plate, ano? So clutch friction plate, yan yan. Tatlo. So, kailangan nyo nan yung Yamaha, bilhin nyo. Ayan, may mga code, kita nyo yung mga code. Tapos kailangan nyo rin ng lining, siyempre. Ay, Yamaha din, 4 na piraso. Okay, so ganyan yun. Tagyay pa tayo muna. Mata ko na, yun eh. Tapos siyempre nag-ready na tayo ng bolts, 4. Ayan o. Kasi wala pang bolts na kasama tong slipper clutch. Okay. So hindi ko pa nasukat kung gano'ng kataas yung diameter. Pero I think na sasapat na to. Hindi tatagos. So hindi pwede masyado mahaba. Pero babawasan pa natin to isa-isa. So madali na lang yan mama. So ito naman papalagay dito. Ayan o. Tapos dito, okay? So, para maganda pa rin tignan. Kasi hindi niya, walang kasama, ewan ko ba, baka sa pagkakapackaging nila. So, kanina nakaplastic ang mga yan, tinagtatanggal ko na. Tapos may bushing pa yan, ayan o. AKA spacer. So, kailangan natin ilagay ayon sa manual, okay? So, nandun yung manual, kaya sundin na lang natin. So, first step, pakasin natin muna itong right side bearings. So, ito nga pala yung ating battleship brake. So, hindi pa natin nagagalaw yung ating sniper na 2024 new model. Soon, talasin din natin siya. So ito MSE, ayan MSM, yung aking dual contact na gano'n. At ano doon, master. So ito, tanggalin natin yung ating pipe. Damit tayo ng 12. Exhaust. So umarinsin yung exhaust natin. So, bababa lang natin ang konti ang mga panalo. Bababa lang konti. Okay na yan. Nagbabaan nyo na. So, ibang klase pang alas ito. Kaya ito, gamit tayo ng alon. So, ibang klase. Flower na kasi. Pampaklas. So, kukuha tayong sample dun sa loob na isa. At kagayahin natin yung sukat. So, medyo matagal kalasin na rin. Kukuha ng ibang klase pang kalag. JJ Ocho. May dalawang tira. So naka GR5 yan mga boss. Puno ng GR5. Left and right crankcase. So, pag maganda sa GR5, pag naangat nyo siya ng konti at tatuloy-tuloy nyo ng pwedeng pihitin. Ah, tigas niya, grabe. So ngayon lang ulit pabubuksan ng gilid nito sa loob ng halos isang taon na ako. So last time, minuklas natin ito at nagpalit tayo ng mga mga kita ko washer. So i-stack yung dalawang nasa ilalim. So 900 na pala yung natakbo nito, kaya ayun, saktan natin. So may nakita ko dito na putol, ano? Ito, hindi ko alam kung bakit naputol. Bata eh. Siguro si Gigi may gawa na, hindi pinakita sa akin. So nagkabit nito eh. Kaya tumulo na yung langis. Pwede pa to sa mga magkatrisikin. Kisa magbantok kayo. So ito na mga panalo. Hugutin natin yung crankcase. Tama-tama. Liginisin na rin natin. Diba? Kasi yun o. May isa pa sa taas. Ayun. Ngayon yung langis niya sa after 700 kilometers. Medyo walwal kasi yung mga panalo. Okay. Ano mo dito eh. Patag na sa mga langis. So ito na yung ating babaklasin. Oh, ang ganda pa oh. So binapping ko yan kaya maputi yan. Ngati kung anong gawin natin dito kung makapagbapping pa tayo ng ganyang kaganda. So sa clutch housing natin wala pa rin siyang kagilog sa loob ng napakahabang panahon. Ano? 3 years na yan mga panalo. Yan pa rin yung stock ko. Mahaba pa rin yung stock ko. Ayun, ano pala yung gilog. Pwede siya, no? So sinukot ko doon sa isa alanganin kasi iba na siya eh, design, so magkakapagputok kaya possible. So ito yung spring, grabe oh. Ang haba niya, ano, tigas. So try na rin natin ang G's para makuha natin itong adjustment sa loob, sa center, okay, ito yun. So kailangan yan iluwagan kasi ililipat natin yan. So guys, 3 years na yan since ayan pa rin, maganda pa rin siya. So ito kailangan natin kunin to at ilipat natin doon sa kabila. Ito na rin po kasama.
walang kasama to. So ito na yung ating cardinals. Nilapit mo na yung mga spring ha. So dito nyo lalagay yan sa cardinals. Lipat nyo na agad para di kayo malito at yan, ito na lagay yan. Ayan. So lipat natin itong camellia. So yun na guys, nakalagay na. Yun, may nahulog yung bulitas. Nahulog sa ako sa lagay yan. Yung bulitas, ganun kalaki dapat. Ganito kalaki yung bulitas ko sa dapat nakakukuha nyo. No? Hindi ito adong nagkabit ng mga yan. Kita mo, JJ, laki. Parang pearl. JJ, kung gusto mo magbayad na malaki, pubihin mo yan. At sayang ang sahod mo ngayong maghapon. Yan. So, alis natin lining mga panalo. So, lining ko, tingnan nyo. After ng isang taon mahigit. Okay. So, nakadalawang palit na ako doon since na binili natin itong motor na to. So, 3 years na ang ating yun. So alisin natin ngayon dyan yung mga lock. So ito yung mga lock. Dalawa yung lock niyan mga panalo. So alisin nyo yan using a flat screw. Ayan. Tapos itong kabila din alisin din natin. So yan. Hanapin nyo lang yan. Gamit kayo flat screw lagi. So sa kabila. Tingnan natin alibaba niya. So 22mm yung ano, pangkalas dito mga panalo. Angat nyo lang siya. Ito pa kabila. Angat din. Tapos, syempre, barilin natin siya. So, yan, 22mm impact wrench. Iba siya, guys, sa kesa sa 150. 150, 19mm lang yan. So, gamit kayong pang kontra. Lambot lang, di ba? So, di kami masyado nag-ipit dito ng sobra kasi masama din yun. Kasi may lock naman yan eh. So, alisin natin yung clutch bush. Yan, ito na yung gagamitin din natin lock sa kanya, malamang sa malamang. Maganda pa naman. So ito na yung clutch boss. Yan. So tatabi na natin muna yan sa kanya natin kabi. Ah, kung gusto ni JJ, gusto yata niya kaso di pwede. Naabangan na naman yun. So ito na yung ating kakabit na. Yan, kakalkal pa lang. So ito na guys. Kabit na natin to. Yan, parang Jeffrey oh. So, igabit na natin itong mga panalo. Ayan na. Ayan, salpak na natin. Ano yung deliver na? Ayan na, kasi ito yun eh. So, makapasin nyo guys, yan. Pit na pit naman siya. Ayan na sumasabit sa loob. So, dapat naobserbahan nyo rin yung item bago nyo ikabit. So, huwag nyo nang alisin to guys. Diyan na yung diretso na yan. So, maganda siya. Oh, nakaukit na kagad. Sana matibay, ano? Kasi dito, pansin ko lang, ano? Medyo manipis dito sa loob. So, nakadesign na siya dito guys. Kung mapapansin nyo. Para na kayo tatabasin. Okay? So, kabit na natin. So, gantong umpisa. Pag nakalas nyo yung stock, ganito lang. Sa UMA yung tatabas. Sa UMA kasi tinatabas pa namin yun. Yung konting conversion. So, pwedeng porting, pwedeng hasa, pwedeng kikil. Diskarte nyo kung paano ikabit. Basta may kabit nyo ng maayos na walang magiging problema. Salpak na natin itong cardinals. Ayan o. Grabe. Nakalabas siya halos, ano? Kung mapapansin nyo. Yun yung cons, ano? Medyo lumawa yung ano, no? Pumapunti natin. Hey! Hulog tuloy. So, try natin balik. Pumatong siya, guys. So, pansin nyo, medyo makaluwa, ano? Pero kanina, hindi ko napansin kung ano. Ganun din ba? So, medyo naka-out siya ng konti. Oo nga. Yun. Pero, ano pa rin siya? Pumapansin yun. Laki ng labas niya dito, guys. Kumpara doon sa stock. Medyo baon kasi. Ito, medyo nakaluwa siya. I hope na wala maging problema. Kasi kung konti lang yung threads nakakapit doon. Ito. So, kung papasin nyo itong lock, ano natin, walang sabitan, ano? So, ito yung pangit din dito, ano? So, yun yung nakita kong hindi maganda kasi wala man lang siyang paglalagyan, ano? So, kumbaga, ayan, no, tulad nito. Wala kayong makikitang maglalock sa kanya. So, ang baon nyo lang dito is hihigpitan nyo ng maayos. So, yun yung hindi ko nagustuhan dito sa Cardinals. May yung sinasabi natin yung totoo para at least ma-improve nila yung ano nila, product, ano? Ito, explain natin sa inyo, ha. Yun yung pangit, ano. So, dapat yan, may ganito. So, malaking bagay po itong, ano na to, itong washer na to, yan, o. Diba? So, hindi siya sasama pag umikot. So, bali, wala na meron to kung wala naman itong gatla na to, ano, yung ukit. Kasi malaki yung trabaho niyan dyan. So, malaking factor na mawawala to. So, dapat talaga meron. Pero, wala tayong magagawa. So, kailangan natin buuhin. Kasi gusto natin subukan. So, may posibilidad na baka tumalsik, ano. So, hindi naman basta-basta yan. Kasi, depende pa rin yan sa paghigpit. Pero mas maganda nga sana kung merong lock washer na tinatawag, okay?
Ayan, wala. So, pwede naman to siguro dalhin sa machine shop at patabasa ng katulad nito sa stock. Ayan, may konti, mayroong gatla dito para may pagpapasukan yung ating ito. So, ngayon, wala siya at medyo nahihirapan tayo, ano? Mag-iisip tayo mabuti kasi hindi basta-basta magkabit ng mga ganito kasi baka mamaya mga alat yan sa loob. Okay, so possible, bend natin muna ito. Gusto ko sanang i-direct na lang yung nut eh, kaso tignan natin. Try natin ilapat. So yun yung cons niya, ano? Wala siyang lock washer. Pinabit natin siya. Ito, talagang hihigpitan nyo na lang maayos. Yun yung magiging ano niya. So siguro lagay natin to para mas maganda. Problema naman kasi talaga, walang pagsasabitan. So, pinag-isipan natin mabuti before. So, mga panalo, naglabas tayo dito ng isang slipper clutch at ito yung Uma Racing. So, may explain lang natin sa inyo. Malaki kasing bagay yun, ano? Pero tutuloy natin itabit yan kasi gusto natin subukan. Ayan, no? Sa Uma, dalawa yung kanyang ano, gatla, no? Ayan, no? So, itong si Cardinals, wala. Ayan, no? Diba? Ito yung slipper clutch ni Uma. So 5 spring yung sa Uma Racing. Hindi tayo nag-ano dito, binibase lang natin yung sa Cardinals at saka dito sa Uma Racing. Okay? So yun yung wala niya, mga panalo. Ito guys, oh, umbutangin natin ito medyo. Oh, wala siya. Samantalang yung stock, mayroon din, ayan oh. Ayan, di ba? So ito wala. So pwede natin itong i-fabricate, dali natin sa machine shop at katabasa natin. Pero dahil gusto natin subukan, itutuloy na natin siya. Bahala na si Batman kung mga ngalat yan. Okay, so tutuloy na natin. Kabit na natin to. Bahala na yan. Cardinals, lumipad ko kung lilipad. Masak ang makina. Pag kumulas. Okay. So, mayroon kayong torque wrench. Mas maganda kung may torque wrench. Alas gusto kong i-threadlock ngayon yung aking ano. Hindi naman siguro kakalas yun. So ito na guys, nakikabit na natin yung ating sabay ka to po. Ano pala to, no? Paganto ikot niya, diba? So paganto ikot. So pa-contra, no? Tama ba? Paluwag. So dahil gusto natin subukan, wala tayong magagawa. Atarang trahin na natin. Sana wag lumipat. Didi, nasa yung mga langis natin dyan. Ito na yung gamit natin yan, baka. Saka dyan nakarating babaran. So ito, ibabad natin muna yung langis. Konti lang naman. Baga, basahin na natin. Motol yung gamit natin dito, no? Pero itong pinaglagyan namin ng mga kasi ito, pambasahan namin langis. Arisate, pero gamit natin talaga motol. Para pambasahin. Dito, tanggalin mo yung drink. Dito sa kabila. So guys, basahin nyo mabuti yung langis. Ay, yung line nyo. Makasip-sip ng langis yung bawat piraso ng line. So mapasin nyo, walang lock. Walang lock washer. Bahala na. Para hindi pumalas. Sa long drive. Pinarito na yan. Higpit na yan. So sana hindi makalas. Eh. Medyo ano tayo, kabado kasi baka mapunggal. So yun pa yung pangit, may mga kasama pang alibaba. Linisin natin. Ito, kapitin natin line yung mga panalo. So, pag dati siyang 4 spring, 3 spring, ngayon magiging 5 spring na siya. So, lining muna, tapos yung matalas, labas na karap. Ayan. So, pag 150 yung gamit natin. Dito pa. Lining ulit, bago. So, sana maganda yung performance. Eh. So, plate ulit.
Wala akong planong ikabit sa kanya to, kaso gusto kong subukan si Cardinals kung ano yung magiging epekto niya sa ating makina, no? So kung magiging torquey ba talaga siya. So possible magiging torquey talaga ito kasi makapanalo apat na yung lining, eh. So mas marami na yung magiging fraction, di ba? So kumpara dun sa stock natin na tatlo lang yung lining, ito. Tapos dalawang plate. So ngayon, mas kapit na kapit na yan. Ito yung stock natin, eh, tatlo. So ngayon, apat na yung nakalagay dito. So possible talaga mas magiging power siya. So huwag nyo kalimutan yung bulitas. Ayan na, silapak natin yung bulitas. Tapos ito, balik na natin tong Cardinals mismong flats outer. Okay, so isalpak natin mga panalo. Pakemi-kemi pa. Okay. So salpak natin yung kanyang mga spring. So yun, may pangalan naman sa labas nakalagay yung pangalan. Kung mapansin nyo, nakaangat na kagad yung spring niya. Lalo na mamaya, mahihilahin ba yan? So papasok ko yan kasi hihilahin siya. So before natin lagay yung bolts, dapat sukatin natin muna yan. Kung magpapangabot ba sila o hindi. So possible din naman magpapangabot. Lagayin natin. So gamit natin CNC bolts. Tapos washer, kita ako. So matigas naman yan mga panalo. Yan basta-basta babaklas yan. So yun, pinalta namin na si N ng GR5 kasi bahala na. Pinalta natin. Yung CNC kasi baka lumambot siya, eh. So, hindi kasi magandang klase ng CNC na nakuha ko ngayon. Nagalangan ako ikabit. Kaya ito, GR5 na lang tayo mga panalo. Apat na GR5. Buta, gastos yan. Kasalanan naman ang isa dyan. Ulat na ulat lagi sa GR5. Yung kukan. So, naglagay na lang tayo ng GR5 na bolt. So, yun mga panalo, nilagay na natin. Tapos, nailagay na rin natin yung mga bushing spacer. So, ito yun. Huwag nyo kalimutan ikabit yung aluminum na yan. So, nilagay, before nyo ikabit, lagay nyo muna ito pa ganyan. Oh. Okay? So, yun. So, lahat yan, lalagay nyo apat lang naman yan. Di kayo maliligaw dyan. At saka isa pa, may manual yan. Nakasama si Cardinals Racing Slipper Clutch. So, pag binuksan nyo yung box, may kasama yan doon. Ng spring mga panalo. Isa pa lang yung pinapasok natin. Ramdam na ramdam ko yung friction. So tumukod na siya agad. So what if tanggalin pa kaya yung washer na yun? Ano kaya magiging effect ko? Curious lang ako doon sa bracket. Sa ano na yun? Tumukod na kagad siya. So bagay, magkocompress pa naman tayo doon sa clutch. Doon natin malalaman. So possible pag hindi maganda yung function niya, ang gawin natin dito is tanggalin natin yung bushing na yun. So dito natin malalaman yan. So, pakiramdaman natin muna siya. Kasi nakaluwa siya, eh. Oh, mapapansin niyo. Lang dahil dun sa bushing na yun, yung kasama niya. So, try natin patikitin ng stock. Ayan, oh. Okay? So, yan, ah. Ganyan na lang yung position niyo. So, hindi natin muna ikitan. Obserbahan natin. Dun sa... Dahil hindi din nag-prilip. Ayan, kulang ka pa palang tools. Wala pa siya kasi hindi pa na-adjust dito. Try natin. Nakaluwa siya, oh, dahil dun sa bushing. Maganda kasi nakaluwa. Pero problema, ito naman. So dito pa lang, matigas na siya kagad. Ramdam ko na. Lalo na pag inalis natin yung bushing, mas ano po. So lalo na kaya pag tinanggal natin yun, kaya mas magiging effect na yan. Kaso yun ang ano, eh. Yun ang nasa manual, eh. Ayokong suwayin yung manual yun. Lambot din siya. So yun. Dahil loko tayo, tatanggalin natin yung bushing. Subukan natin. Hindi ako masaya, eh. Try natin, ah. Ano magiging effect na. So yung mga panalo, kung maalala nyo yung slipper clutch na si Uma Racing, may mga kasamang washer yan. So ito na yun. So bali sa Cardinals, ginawa nilang buo na spacer. So ako, pumisahan pa nagbubuo ako ng tigda dalawa lang. So ito si Cardinals.
Pwede tayo kumuha dito ng sa Uma Racing, no? Kahit mga dalawa lang, no? Lagay natin dyan. Lahat lang na makapal, buhay natin, tapos lagay natin dyan. So, tinanggal ko to sa sobrang tawag dito. Sobrang kapal niya, no? So, pwede nyo pong sundin sa manual, pero kami, gusto namin subukan yung washer, ay yung bushing, wala. Tanggalin, okay? Lagay natin yung bushing. So, pansin nyo pag nakawala na siyang bushing, mas naka-compress na siya. Laki ng kinompress niya. I think mas torquey siya kasi mas ipit yung clutch. Subukan natin muna siyempre. So yung manual may nakalagay na ganito ng bushing. So nasa sa inyo na sa pag-i-install nyo kung ikakabit nyo o hindi. Kami kasi tinanggal namin. Then pinalta namin na mas manipis na washer. So dito kami nakakuha sa Uma Racing. Ano? Si sa Uma Racing kasi may kasama talaga yan. So kumuha kami ng tagdadalawa lang. Then kinabit namin. Kasi sobrang lambot ng clutch kapag nakakabit itong bushing. Ano? Bali nakaangat siya. So nakikita nyo naman yung unang install natin kaya nakaapaw. So ito ngayon nakadiin siya, nakabaon. Kasi inalis namin to. So ngayon magdagdag lang kami dalawang washer. Bali, hindi na pa nasinukat, pero malaki yung ano niya, no, na-enhance kumpara sa kanina. Kasi sobrang tigas niya eh. Kapag yung apat, tapos nakakabit yung bushing niya yun. Inalis natin yung iba. Ito, alisin. Ito kasi walang bushing to, wala ding washer, so lalagyan natin. Kasi sobrang tigas niya guys, parang ano siya, hyper clutch, yun yun. Para ka naka 5 spring. So ito, ano natin, i-enhance natin ng konti. So washer yung gagamitin natin, halip na bushing, ano, inalis natin yung ito na guys. So, ito na. Tag natin. So, tagdadalawang washer lang ginamit natin. Ano kapal manipis? Kapal yan. Yung makapal lang. Yung pinakamakapal lang kinuha ko. So, kasama ni Uma Racing yan pag bumili kayo. Pero, kumuha tayo yung dalawa para at least ma-enhance natin yung ano niya. Sobrang tigas na clutch. So, mababawasan yung compress nito. Kasi nilagay tayo ng washer. So pag ginamit ito para na kayo naka ano hyper clutch 5 spring, parang slipper clutch na 5 spring na ganun na siya. Dito yung clutch ko. Manipis. So yun oh, mga tsa ulit ng konti. So pag ano siya, pag dumikit, so ilayo niyo lang mga panalo, yan yung spring. Sumasabit kasi ba. So, pagpipigan natin ang clutch na ano yan eh. So, ingatan nyo lang mabangas. Yun, medyo angat na ng konti oh. Parang yung kanina. So, ito rin, meron to, diba? So, ilayo lang natin ng konti. So, medyo sumala to. Medyo mahirap kasi nagkaroon ng washer. Nabago yung pwesto. Kailangan natin ayusin. Ayan. Tigas pa rin siya. Ha? Kaya nga eh. So, tingin natin dalawa. Siguro dapat naging kalahati lang to. Para sa akin lang. Ayo kan, ayo kan.
Basta ang gawin natin dyan. Sprocket, sige. Ano po, masisunod na siya. Pot. So yun, motor, sali natin. Binalik ko na rin sa stock yung binalik ko na rin yung mga standard ng pagkaka-install, bali sinunod natin yung procedure, pinanas ko na ganun pa rin, hindi siya nagkaroon ng magandang takbo, bali sliding siya sobra. So yun yung feedback ko sa Cardinals na to. Yun, so mga gusto mong subukan ito, huwag nyo na subukan yun, lang masasabi ko, sayang lang yung pera nyo. Okay, so tama lahat yung install namin, kahit bunutin natin yan mamaya dito, papakita ko sa inyo yung pagkakasunod sa manual. Binigay ko na rin yung inalis namin na washer, ay yung bushing, wala pa rin takbo.